Good morning! Welcome to our channel! Hello guys! Kamusta po ang lahat? Guys, nabanggit ko po dun sa isang sa naunang vlog po namin is we're going to move out on this place. So, ayun. Nag-start na po kaming mag-pack ng mga gamit namin. Ayun. Inalis na namin yung ibang ano. Sorry, nagdadalaga. Inalis na namin yung ibang gamit na namin. Kahapon minit ni Mr. yung may-ari nung new apartment namin, yung landlord namin. Kinuha niya yung susi. So, ayun. Soon, ilang araw na lang ang pag-stay namin dito. Actually, nagpapak kami ngayong umaga. So, I just wanna share an update ko kayo kung ano yung nangyayari sa amin dito. Ito, ipakita ko sa inyo yung mga napak na namin, guys. And guys, nakapak na yung ibang gamit namin. Nilalagay na ni... Actually, si Mr. ang nagpak nito. Mga gamit niya yung karamihan. So, ayan guys, ayan. Tinanggal na namin yung mga ibang gamit. And then, bukas maglilinis ako dito bago kami umalis. Actually, may ano pa kami. May 4 days pa kami, so... Ayun, nakakalungkot man. Isasama ko rin kayo guys sa ano, sa bagong apartment namin para makita nyo rin. Kasi, dito kasi kaya lumipat kami ng apartment. Masyadong dinoble nila yung presyo. Masyadong mataas. Bahay na dyan sa Pilipinas kung sakaling magatas pa ako. Kung sakaling ano, i-convert mo yung peso. Sa peso. Isang maliit na bahay na sa Pilipinas yung binabayad namin dito monthly. So, nagtitry kami mag-save para hopefully soon makabili kami ng sarili naming bahay. Maraming plano eh. Maraming plano. Kaya hindi pa kumukuha ng bahay si Mr. Kasi may balak din siyang mag-move in sa ibang state. Kaya parang nagdadalawang isip siya kung bibili ba kami ngayon or next time or... Pero pupunta kami doon sa pagbili ng bahay. Hopefully soon. Pababain lang namin ng konti yung mortgage dito sa ano sa Massachusetts kasi sobrang mahal. Ang Massachusetts kasi ang isa sa... Actually, ewan ko kung nag-number one or number two. Isa sa pinakamahal ang cost of living at saka yung mga mortgage at saka mga bahay. Sa ibang state, makakabili ka ng malaking bahay na worth $300,000, $250,000 or $400,000. Dito, $500,000, napakaliit lang na bahay. Two bedrooms lang. So, ayun, nagtatry kaming mag-ipon pa para, ano, para sa future namin. And hopefully soon, makapagtrabaho na rin. Ala, tignan nyo, oh. Ayan guys, gusto ko lang kayong i-update sa new place namin. Thank you always sa pag-support sa amin. Thank you so much guys. Sama ko kayo mamaya, okay? Pupunta kami mamaya dun. Love you guys.
Gutom na ako, guys. Gutom na talaga ako. Bumili si Mr. ng burger, french fries, at frosty chocolate. Kain tayo, guys. Punta kami sa apartment, sa new apartment namin. Lilipat na ng ibang staff. Simba muna kami. Sunday ngayon actually. Nailipat na pala namin yung ibang gamit. Ayun. Nakauwi na rin kami. Kalat-kalat, diba? Mamaya lilinisin ko. Bukas at saka sa isang araw. So, ayun guys. Simba muna kami sa Bellingham actually. So, para blessings ang dumating. Wala na kaming gaanong time, 5:13, 5:15 na rito, so ilang, 5:30 nag-i-start ang misa. And guys, thank you so much sa lagi niyong pagsama sa amin. Mamaya ulit, pag-uwi. Hello guys, nagluluto ako ngayon ng ng dinner naman. Nagluluto ako ng pansit at saka adobo. Gabi na rito, so... Yeah, tapos na yung namin, paglilipat ng ibang mga gamit namin from here to Uptown. So, ayun. Bukas ulit, magpapak ako ng mga ibang gamit pa. Para para ilang araw pa, 2 days or 3 days pa kami dito. Ayun. Nakaka-excite na na hindi ako happy na lilipat kasi gustong gusto ko dito, tahimik. Pero sabi naman ni Mr., once na okay na lahat at may mahanap kaming bahay na sarili namin yan, hopefully dito kami maghanap dito sa Holliston. Kasi iba talaga dito, tahimik at saka sobrang babait ng mga tao. Nagutom ako kanina, dami namin nilagay sa dami namin box na pinasok sa loob ng apartment. Dalawa lang kami. Nagutom na ako.
na ako magluto ng pansit, guys. Susunod naman yung adobo. Labad ko muna siya. Ayan po siya ng baboy at shrimp. Guys, kain na. Siyempre, with rice. Hindi mawawala yan kahit ano pang ulam. Lagyan ko siya ng chili paste. Guys, kain na. Mag-isa akong kakain ngayon kasi umalis si Mr. Sabi ko mauna na akong kumain. Hindi ko na kain. Kasi hindi kami kumain ng lunch kanina. Bumili lang kami ng burger dahil nga lipat kami, di ba? Move kami ng mga ibang staff dun sa bagong apartment. Napapaos na ako. Ayun, so ako ang mauunang kakain. Ngayon, pagluluto ko siya mamaya ng pagkain niya, tsaka yung pansit. Gustong-gusto niya yung pansit. Ayun guys, tara, kain na tayo. Magpe-pray muna ako, okay? Always give thanks to the Lord. Ang sarap, guys. Tamang-tama yung lasa. Nagprito ako ng itlog kasi nagkikrave ako sa itlog ilang araw na. Gusto ko yung pritong itlog na ano, yung usual yung piniprito ni nanay ko nung bata ko. Sunny side up. Hindi, scrambled eggs. Sarap. Tapos lalagyan ko pa pala siya ng ganito. Ulala. Kasi ito lang ulam yung may ilog tapos siling.